topic na naman tayo. So, syempre, dito lang kayo sa channel ko. Kaya para masundan ang mga topics natin, subscribe na kayo and hit the notification bell para sa mga susunod na learnings natin. At dahil nasimulan na natin ang ating topic sa ating second grading, sa ating contemporary issues, ay itutuloy-tuloy na natin ito. At dahil dyan, ang topic na tatalakay natin ay dimensyon ng globalisasyon. Pero dapat, pagkatapos ng ating aralin ngayon, tayo ay dapat na nasusuri ang konsepto at dimensyon ng globalisasyon bilang isa sa mga isyong kalipunan. Yes, stay tuned lang tayo mga ka-L. Okay, simulan na natin. So, isa sa mga pangyayaring lubusang nakapagpapabago sa buhay ng tao sa kasalukuyan ay ang globalisasyon. Mula pagising, pagpasok sa paaralan, panonood ng telebisyon at maging sa pagkainan ay mababanaag ang manifestasyong ito. Itinuturing din ito bilang proseso ng interaksyon at integrasyon sa pagitan ng mga tao, kumpanya, bansa. Inaasahan sa bahaging ito na iyong maunawaan ang globalisasyon bilang isang isyong panlipunan. Nilalayon din na matatapos ang aralin ito ng iyong mapapaliwanag kung paano nito binago at binabago ang pamumuhay ng tao sa kasalukuyan. Tulad na lang sa communication, lahat ng tao ay gumagamit ng cellphone upang mapadali nito ang isang transaksyon. Gumagamit ng internet. Sa balita naman, mayroon na tayong telebisyon, radyo at iba pa para maiparating ang isang balita. May mga news network din na naghahatid ng mga balitang pandaigdig tulad ng CNN, BCC at iba pa. Sila din na nakakatulong sa globalisasyon dahil naipaparating at naipapalabas sila ang mga balita sa iba't ibang dako sa mundo. Sa larangan naman ng teknolohiya, dahil sa globalisasyon, nagkakaroon din ng pagkakataong makagawa ng ilang trabaho online-based. Kaya dumadami ang call center agents, maging ang home-based online at ang pinakauso ngayon ang proseso ng barter ay sa pamamagitan na ng Facebook. Sa paglalakbay, milyong-milyong mga tao ang pumupunta sa ibang panig ng mundo upang magbakasyon, mag-aral, mamasyal o magtrabaho. Dahil sa higit na malayang paglalakbay ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, madaling kumalat ang iba't ibang sakit tulad ng AIDS, SARS, H1N1 flu, Ebola at MERS-CoV at sa kasalukuyan ang kinatatakutan ng lahat na nagpatigil sa buhay ng mga tao ang 2019 and coronavirus. Ang pag-unlad ng telekomunikasyon at information technology tulad ng computer, internet at cellular phones ay lalong nagpabilis sa takbo ng kalakalan. Mas maraming free trade agreements ang naisulat na nagpapaluwag ng kalakalan. Sa politika, mas madaling magpulong-pulong ang mga pinuno sa mga bansang kasabi sa organisasyon upang magtulungan para sa kapakanan ng kanilang pangangailangan. Sa larangan naman ng kultura, ang daming popular na kultura ang napapansin sa buong daigdig tulad ng pakikinig ng mga musika ng mga Koreans kahit hindi naintindihan. Marami pa rin ang tumatangkilik dito. Dahil sa globalisasyon, ang panunod ng K-drama, kasama ko doon, o soap opera ay kinahihiligan na rin ng mga Pilipino at iba pang bansa. Maging sa estilo ng pananamit, halo-halo rin. Halimbawa, ang mga kabataan. Sa iba't ibang panig ng mundo, kadalasan ang nagsusuot ng maong na pantalon o jeans, t-shirt, sapatos na goma, sandals at iba pa. Kasama rin dito ang pagdadala ng mga negosyong nagtitinda ng mga damit. Dahil dito, tumataas ang kita ng mga negosyo kasama ang pagpapalaganap ng pop culture. Malaki ang pagbabagong ibinahagi ng globalisasyon sa buhay ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, reliyon,
kultura, politika, o maging simpleng paniniwala at opinyon ay atin itong naipapahayag sa buong mundo sa pamamagitan ng teknolohiya. Kung kaya't nakadepende pa rin sa tao kung paano niya tayo tatanggapin ng positibo man o negatibo ang malaking pagbabago na nagaganap sa pang-araw-araw nating pamumuhay dahil sa dimensyon ng globalisasyon. So sana may natutunan kayo ngayon mga ka-L at sundan pa mga susunod na topics natin dito sa channel na ito. Sa mga vlog si Lady L na may kalokohan, subalit makabuluhan. This is just a thought from Lady L. Kita-kits ulit tayo sa susunod na topic natin. Bye-bye for now!